Sa tindi ng pangangailangan ng ating mga kababayan ang iba dumidiskarte sa pamamagitan ng pagsasanla ng ATM. Pinapayagan ba ito ng batas? Yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby! Magandang umaga din sa iyo, Maris. Magandang umaga sa lahat po na nanonood sa atin. Attorney, ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pagsasanla ng ATM, lalo na itong inisyo ng gobyerno para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Well, kung sa konsepto ng Republic Act, halimbawa o isang batas na ipinasa ng Kongreso para ipagbawal ang sangla ATM scheme, wala naman akong alam na meron ng naipasang ganung batas. Pero depende din, dahil maaari maging sakop ang certain individuals, depende sa rules kung ano ang maaaring sumakop sa kanila. Kasi maaaring magkaroon ng administrative rules kahit na walang legislative prohibition. Halimbawa, kung ATM ninyo ay payroll account, for example, siguraduhin nyo na walang fine print or ibang alituntunin na baka ipinagbabawal na gamitin collateral ang inyong ATM. Ang alam ko, halimbawa sa DepEd at sa PNP, halimbawa, merong rule na ina-apply sila na pag gusto nyo magpa-accredit na maisama sa payroll account, dapat pumipirma kayo na tatanggalin kayo sa listahan kung lumabag kayo sa rule against the Sangla ATM scheme. Parang ganun din sa 4-piece program, yung Pantawid Gutom program. Ang alam ko, naglabas ng memo ang advisory council ng programang to na bawal din ang paggamit ng ATM card kung ang paggamit bilang pangsanla, yung ATM card kung saan pumapasok yung Pantawid allowance. So halimbawa, sa first offense, maaaring pagsabihan lamang kayo, kumbaga isang reminder na, oh, bawal yan, di ba? Pero pag naging repeat offender, maaaring masuspindi ang inyong mga benepisyo at sa kalaunay madelist o tuluyang mawala kayo sa listahan ng 4-P's. Mm-hmm. Attorney, paano naman po kung yung nagsanla ng ATM ay biglang kinansel yung kanyang account at takbuhan yung pinagsanlaan? May habol po ba yung pinagsanlaan? Well, meron naman dahil kasi kahit natakbuhan siya, nandun pa rin yung utang na dapat bayaran. Ang nawalan lamang ay yung seguridad o yung collateral nung nagpautang. So actually, parehong risky naman on both sides yung pagbigay ng ATM na yan para dun sa umutang. Naku, baka mamaya mapunta sa maling kamay ang ATM na yan, magkaroon ng unauthorized withdrawals at baka malimas ang inyong ATM. Sabi din ng BSP, baka maaaring maging sanhi ito ng identity theft at iba pang uri ng mga kalokohan. Alam mo na, pag nagbigay ka ng access device, baka maraming milagro ang mangyari dyan. Ganun din, on the side nung nagpautang nga, maaaring ipadeklara niya na lost ang ATM card at makakuha ng bago. So mawawalan din ng seguridad yung nagpautang. So on both sides, it's risky kasi malaki talaga yung possibility na magkaroon ng aberya pag ginawa natin ito. Mm-hmm. Eh, Attorney, laganap rin po kasi sa social media yung mga groups o pages para sa sanglaan ng ATM. Ano po ba ang habol kung may maloko sa ganitong transactions na ginagawa online, Attorney? Oh, kahit na ano namang krimen, basta ginawa online, tataas ang penalty by 1 degree ayon sa ating cybercrime prevention law. Mm-hmm. Also, unless magkaroon ng batas na ginagawang krimen ang pagsanla ng ATM card, baka walang krimen na naganap, pero tulad nga ng sinabi natin, nandun pa rin yung civil liability para sa utang na dapat bayaran, pero walang krimen, so walang pulong. Pero ito nga, laganap pa nga ang mga pages na ito dahil kuminsan talaga dahil sa pangangailangan, kumakapit talaga sa patalim yung mga tao. Pero kahit na po ganun, kailangan po ay maging careful tayo, yung iba naman, pag nangangailangan ng kapwa natin, wag na nating gulangan, di ba? Tulungan na lang natin. Hirap na nga eh, di ba? Tapos sasamantalahin pa. Correct. Alright, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. At syempre, hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito na batiin kayo ng happy birthday, Attorney! Happy birthday! We love you, Attorney! Maraming salamat! Attorney Gabby, hindi ka na namin pakakawalan. Happy birthday, Attorney Gabby. Ulit. Inunatay ni Maris. Sorry.